na host ng Pugad Vloggers, si Attorney Darwin Canete. Yay! Hello. Sir Darwin, maraming salamat po kasi pinunlakan niyo po yung imbitasyon ko na i-live po natin itong napaka-importanteng bagay para sa mga kababayan natin dito sa Taiwan. Nauso na po talaga ang scamming dito. So, yung mga na-scam dito, as in, nag-iiyak na po kasi hindi na nila alam kung anong gagawin. So, parang tatlong bagay sir, tatlong klaseng pang-scam yung okay. Itatanong ko po sa inyo. Unang problema, Sir Darwin, ay yung investment scam. Okay. Kasi po, nauso dito yung number one, yung mga Bitcoin, sir. Or yung sa online na pera. Pangalawa, yung investment sa mga piggery, real estates. Swak na negosyo, kumbaga, sa Pilipinas. Yung mga dokumento, wala po yung mga notaryado sa Taiwan. Ang meron lang okay. is resibo at pangalan ng kumpanya, kumbaga, kung saan sila nag-invest. So, ang problema ngayon, sir, wala po. Walang investment na nangyayari at na-scam lang sila. Ano po ba yung pwede nilang gawin? Kasi meron silang mga screenshots at mga conversations, pero wala pa din pong okay. wala pa din pong nangyayari. Ganito yun. First of all, bakit kasi pumasok sa ganun, no? Ordinarily, there are two kinds of cases, criminal at civil. Mm. Pag criminal, ang intention ng kaso is pakulong yung gumawa ng kasalanan. Mm. Pag civil, ang habol mo is mabayaran ka. Mm. Ngayon, kung criminal, ang pinaka-problema mo dyan, ano dyan ang nangyari sa Pilipinas? Mm. Kasi kung majority ng mga incidents ay nangyari sa Taiwan, doon kayo nag-usap, doon kayo nagbayaran, doon kayo nag-agreement, yes. Taiwan yung may kaso. Kasi wala naman tayong power sa mga nangyari sa Taiwan eh. So, but jurisdiction is territorial. Hindi natin pwedeng palakihin ang pwedeng pasukin ng justice system ng Pilipinas. Walang pakialamanan yan sa ibang teritoryo, even between Filipino citizens. Sa Pilipinas kasi, pag nagsaksakan yung dalawang Chinese, opo. Makukulong yung suspect sa Pilipinas, hindi sa China. Unless mayroon tayong agreement, extradition. Pero dito pa rin sila magkakaso. Opo. Same difference. Kung nangyari ang krimen sa Taiwan kayo magkasuhan, magdemandahan. So, that's your problem there. You have to either inform the police ng fraud or you have to file a case there with the prosecutors of Taiwan. So, that means you have to deal with Chinese authorities. In short, sir, wala po silang habol. Criminally, hindi can always show. Hindi naman sinabi walang habol. Ibig sabihin, magdemanda sila sa Taiwan. Sa Taiwan lang. Pero sa Pilipinas po talaga, as in, wala po talaga pwedeng magawa. Kasi walang nangyari sa, unless may component doon sa transaction na nangyari sa Pilipinas. Halimbawa, dito sila nag-abutan ng pera. Or dito sila nagkaroon ng agreement at tumanggap ng pera. Opo. Eh, walang kinalaman ng Pilipinas dyan. If everything happened within Taiwan, sa Taiwan kayo magkakasuhan. Sir, halimbawa, may naalala lang po ako kasi pinadala nila yung kaso, yung scam na nangyari sa krame. So, meron kayo magawa yung krame, sir? Hiningan nga sila ng parang letter, pero hanggang ngayon, wala pa din po. Kaya, yun nga, nagtanong sila sa akin, wala bang magagawa sa atin? So, siguro pares din po yung sagot po ninyo, sir. Okay, kung may component nga na Pilipinas, halimbawa may expectation tayong remittance sa Pilipinas maaabot o tatanggapin. Okay. Oh. And the fact is, hindi nakarating, no? Opo. But again, that may be a matter of a civil case. Ibig sabihin, dahil walang incidenteng criminal nangyari sa Pilipinas, kundi expectation lang na magtamanggap ng pera, opo. Pwede kang maningil. At tinatawag dyan is a civil case for money claim, no? Money claim, ibig sabihin, magpa-file ka pa ng tinatawag na demand letter doon sa tao. Ay, kung nagtatago na yun, mahirap na hanapin yun. Ayun na. And then, sigurado nyo ba yung taong tumanggap ng pera, yung talagang pangalan niya, etc., di ba? Ano pa nang hawakan niyo ring evidence na remittance yan? Is there a contract, an agreement, anything that can be validated by documentation?
Kasi mahirap yung ano lang, screenshot eh. Ang meron silang hawak talaga, sir, is resibo na kumbaga yun yung kumpanya na pinag-investa nila. Pero wala po yung notarized dito. Anong laman ng resibo? Is that some sort of a registered official receipt o parang sulat kamay lang? Meron siyang printed po, but I don't think it's like printed siya. Pero hindi, parang hindi official kasi, ng resibo. Malamang ano yun eh, hindi yan remittance na parang JRS o LBC. Oh, no, parang hindi sila, po. Malamang sila lang gumawa ng resibong galing sa parang recto yan. Opo, mga ganun nga po na ano, kasi may kumpanya na pangalan. So, ibig sabihin, wala po yun, mahihirapan sila ng ganun. Look, these people, panluloko na ng intention at the very beginning yan. Magkikita kayo sa hindi opisina, magkikita kayo sa coffee shop. Yeah, tapos exactly, walang sir. Walang mga resibo, walang mga background, di ba? Ganun usually yan, di ba? Opo, yes. Bakit nagtitiwala sila sa mga ganung klaseng, mga ganung klaseng transaction? Ay. Dito kasi red alert na yan eh. Halimbawa, meron yung mga tao na may business proposition daw. Oh. Pero saan kayo makikita? McDonald's o Starbucks, doon nag-sale stock. Kundi much worse, doon nakikita sa mga mall, yung yes. mga food court. Opo. Dito naman, coffee shop or pinupuntahan sila sa dorm, sir. Sa dorm nila. Kaya nga, wala mga opisina, in short. Wala po. So, message na lang. Wala mga license o permit galing Taiwan. Wala, exactly po. Wala. No, wala po talaga. Pumupunta lang dito at nagbe-business talk, ganun. Pero yung pagpunta dito, tourism lang. Turista. So, andun lahat ng mga signs na panloloko yan. Pinasok pa rin nila. Anong masasabi mo, sir? Iiyak sila pag naloko. Ganun nga, sir. Mahirap tumulong sa tanga eh. let's be brutal about it. Nagpapita yes. ka ng katangahan, kaya tanga na ang problema ngayon. Yun nga, sir. So, yun na yun sa investment scam, sir. As in, yun na, wag na. Pero pwede po bang, halimbawa, sir, ganito na lang. Mm. For the brighter side of it. Example, may isang company na pumupunta dito. Sasabihin na mag-invest. Tapos, pwede ba nilang ma-check na valid ba yung company dyan sa atin? Pwede ba yun? Okay. Merong registration ng SEC. Opo. You can actually go to the website ng SEC to see kung it is a ano. And number two, kung it deals with securities or any kind of security transaction, it also has to be registered with the central bank, Banco Central. Okay. I got pag walang it, mga ganong klaseng mga certifications, that's most likely fake, fly by night yan. Kung hindi yan, baka pyramiding. Ibig sabihin, kikita ng konti, pagpeperahin yung mga unang investors, and then later on, wala na, magdi-disappear na pag marami nang hindi mababayaran. Exactly, sir. Ganon nga din po yung nangyayari dito. Pangalawa po yung... Pyramiding ang tawag yan, Ponzi scheme tawag yan. Oo. Oh. So yun na, tanga na, sabi ni Sir Darwin na huwag na kayong mag-invest. Please lang. Kahit na... Okay, there's nothing wrong with investment. Ang problema nyo, usually you invest with people na hindi nyo kilala and then hindi nyo sigurado yung credentials. Yun nga po, sir. Yung credentials. Ang pinaka-come-on nila, malaki ang kita, malaki ang return, yes. malaki ang interest. Yes po, yan exactly. Lagi yung ano, promise nila. Oh, di ba? Eh, alam naman natin ang rules sa mga ganong klase. If it's too good to be true, it's usually is too good to be true. Yeah, yan nga po. Lagi nga sinasabi natin na talagang malipeke yung ganun. Pangalawa po is advanced remittance. Kasi bakit naging advanced? Kasi ang nangyayari, in fact po, pinakita ito sa ABS-CBN. So yung OFW dito or kahit sinong nandito na Pilipino magpapadala sa Pilipinas. Pero meron kasing promise siya na mas malaki ang exchange rate after 2 months. So ang mangyayari, i-invest niya yung pera niya dun sa agent at ang agent ang magpapadala sa Pilipinas. So hindi kumbaga nakapangalan sa receiver yung pera na pinadala niya or kung nakapangalan man yun din, after how many months pa marireceive. So, ano, parang pera padala? Yes po, pera padala po. Yan, pero after 2 months or 3 months pa, kasi may promise ng good exchange rate.
higher exchange rate. Pero ang nangyari ngayon, lahat ng nag-invest ngayon, wala na yung pera nila at wala nang na-receive yung pamilya sa Pilipinas. Yun na yun. Yun ang sinasabi ko. Ay, nako. Napapaano, sumasakit tangan ako. Ako din, sir. Kaya pinapasa ko sa inyo, sir. Mas maganda yung sa walang ano attorney. Walang ano dyan eh. There's no way. Okay, meron mga authorized na mag-remittance. Meron nga mga accredited, di ba, ng Philippine Embassy? Opo. Meron. Siya sila nagbibigay ng pera sa hindi accredited? No. Just agent lang. Kapwa Pilipino lang din nila. Or kakilala. Paano nakikilala? Sino nag-refer sa kanila? Friend-friend lang, sir. Ganun. Eh, yung nag-endorse sa kanilang friend, nakinabang ba o... Yung iba, hindi. Yung iba, biktima din. Ganun. Kasi, like... Parang po, ganun din yung nangyari sa kapa eh. May kumita daw or something. And then, may nag-endorse hanggang hindi na mabayaran. Opo. Ganyan. So, ano yung message nyo na lang, sir? Wala bang habol ganun? Di ganito, you try help, asking for help from the Philippines. Sa Mexico, kasi Taiwan yan eh. Oh. Problema ko lang is, they have to be present in Taiwan to pursue the case. Ang problema, pag nakatakbo na sa Pilipinas yan, wala na kayong habol eh. The most that you can go after is a blacklist sila at hindi na makabalik sa Taiwan. Marami po na parang yung may kasalanan andito sa Taiwan. Kasi OFW yung iba. You can get all these people na may reklamo against the kapwa Filipino with all their evidences and you request the MECO to not allow them back. And Taiwanese consulate or embassy asking them that these people are conducting illegal businesses in Taiwan. So sigurado ko i-deport yung mga yan. Okay, sir. That's good. Okay, at least meron silang malinaw na pwedeng gawin. So, anong mensahe niyo po? Deport yun. Wala na silang maloloko. Hindi nyo man mabawi yung pera nyo. At least wala na malolokong iba. Exactly po. Pero pag halimbawa, dito nakatira po, yung may kasalanan, dito nakatira sa Taiwan. So, yung kaso, Taiwanese citizen? I'm not sure kasi may iba na resident dito. Hindi lang ako sure kung Taiwanese na or dual. Kasi meron naman po tayong dual dito. Eh kung dyan talaga nakatira, di mas madali silang madimanda because they can sue in Taiwan courts. As far as I know, Taiwan courts are very efficient. Pwede kayo magdimanda dyan. Okay, that's good thing, sir, sa remittance scam. So may pag-asa pala talaga sila kasi million at saka, thousands. To be honest, no, sa Taiwanese justice system, maganda naman. You can actually sue. Patulong na lang kayo in terms of Chinese language problems doon sa embassy. Ayan, so malino yun ha, mga kapatid. Yung pangatlo, sir, is yung problema sa mga events for a cause. Kasi... Okay. Maraming or iilan po sa mga event for a cause dito, ang kinukuhang beneficiaries ay nasa Pilipinas. Okay. Ang nangyari, natapos-tapos na po lahat yung event for a cause, pero yung para sa victim, parang beneficiary, wala pong na-receive na pera. So, meron po ba silang habol? Ganon. Pwede lang bawin ang donation nila. Kaya lang, events for a cause yan, ibig sabihin may kapalit yan. Ibig sabihin may entertainment, ganon. Meron po. Tama? Meron. Opo, yes, meron po. So, kung nag-remit sila o hindi, nakinabang na yung nagbigay ng pera, may na-attendance ng event, di ba? Opo, yes. So, siguro kung hindi man sila nagbigay ng ganong kalaki, or at the very least, mahirap sabihin kasing nanloko eh. Because hindi naman yan, it's fundraising yan eh. So, binigay mo na. Pero yung pinalabas po, sir, na halimbawa, ginamit na niya lahat yung sa promotion na ito yung beneficiary, pero walang nabigay na pera. So, yung beneficiary, wala din po pwedeng... magawa doon. Beneficiary ang pwede maghabol. Ang problema lang, hindi mo rin paano mapupwesa ang taong nagdo-donate lang na ibigay yung donation. Hindi naman siya agent eh. Yung nag-organizer eh. Ay, naku. Dapat ipagbawal na yan ganun, sir. Kaya nga sabi ko, pag mga ganong klaseng scheme, napapatunayan niya, documented naman, you can ask the authorities in Taiwan, huwag na sila papasukin because they are undesirable aliens.
Exactly. Tapos meron pa po sa event for a cause. Kasi itong event for a cause, sir, nagpapa-raffle. Tapos sa raffle nila, hindi binibigay yung premyo. Isa pa yun. Kung ang raffle niyan, kasi sa Pilipinas, all raffle draws have to be licensed by the DTI para walang daya. Oo. Ewan ko lang kung may equivalent na certification ang kailangan dyan. Because if they have a raffle without any kind of official permission, baka violation ng Taiwanese law yan. To be very honest, sir, hindi po talaga pwedeng may raffle draws dito na may bayad. Nagpapa-raffle ka for free, pwede. Pero pag nagpapabayad ka, as in against the law na po yun. Kaya lang, isa sa pinakamalaking nangongolekta ng mga raffle tickets po ay simbahan. Pero... Anong klase? Catholic Church? Opo. Opo, sir. Tapos hindi nakakarating sa beneficiary? No, yung sa Katoliko, wala po akong alam sa may mga ganyang reklamo. Pero yung mga kapwa Pilipino lang dito na mga OFW, sila yung may mga kapwa OFW din na nabibiktima, hindi nakakakuha ng benefits at saka premyo sa raffle draw. Yun. Eh, wala tayong magagawa. Ano naman yan eh, the most you can actually do is warn our countrymen not to enter into those kinds of schemes. Huwag na silang mag-raffle, huwag na silang mag-donate. Kung gusto silang tumulong na sila diretso sa tao. Yes, tama sir. Final message, Sir Darwin. Mas maganda po, sir, na talagang galing po sa inyo kasi attorney po kayo. Okay, ganito yun. Look, any intelligent person can see whether or not isang event or scheme is a con. Ibig sabihin, confidence job or is panloloko. Pera nyo yan eh. Once na lumabas na sa wallet nyo yan, mahirap na maibalik sa wallet yan. So, yes. Ang advice ko lang sa inyo, pag duda kayo sa kausap ninyo, huwag nyo na ituloy. Kahit na anuhin kayo niyan, kahit i-hard sell kayo niyan, kahit tawag nito, they ask you to yung pang i-guilt trip ka or si sales talk ka, yes. Say no. Learn to say no. Andiyan kayo sa Taiwan, nagpapagutom kayo, malayo kayo sa... Tapos ganun yun na lang bitawan yung pera nyo, di ba? Yes. At kahit mas mababa ang exchange rate sa official channels, at least malalaman nyo, makakarating sa gusto nyong puntahan. Yes. Magkano lang naman siguro matitipid nyo sa higher exchange rate? 100, 200 pesos? Yeah. That's small. Kesa sa risk. Oo, kesa sa... Doon kayo sa nagpangako ng mas mataas na exchange rate. Pero yun pala, tatakbo lang pera nyo. Di zero kayo. Bukod sa kaso, abala yung kaso. Ha? Minsan, maghabol man kayo, wala naman kayo mahabol kasi sunog na yung binigay niyong pera. Opo. So, yan kasi yung point nila, sir. Makukuha pa ba nila yung pera nila na thousands na, sir? Yung iba, millions na. Kung may ano yan, kung may mga properties pa sa Pilipinas yan, you can file a case for attachment of the properties. Pero kung cash yan, mahirap yan kung ma-track down kung may mga bank accounts pa yan or not, no? Baka sindikato na kasi yan eh. Cash talaga, sir eh. Oh, money laundering na yan. Baka yes. Naikot na sa casino yung pera niyan. Malay mo, yung hahabulin mo, wala ka na rin. The most you can do really is if you're able to prove na these people are manloloko or they have a long list of complainants and you have evidence, you go to the Taiwan Authority Immigration or kung sa embassy natin, para hindi na sila makabalik ng Taiwan. Hindi man kayo makabawi ng pera, at least wala nang maloloko yung mga yan, iba. Yan nga po yung point dyan. Yan, nawala na sanang maloko, Sir Darwin. Ako. Well, tingnan nyo na rin to file a civil case if ever. Ha? Pero like I said, like most cases, it still depends on your gaano kayo kalakas ang ebidensya, gaano kalakas ang documentation, etc. That's the problem talaga kasi to prove your case, kahit magdemanda kayo, hindi naman automatic mananalo kayo. Lalaban nyo pa rin yan. May chance po bang makulong na lang yung mga yun, sir? May chance siya kung ganito yan, parang lotto din yan eh. Kung hindi kayo tataya, hindi kayo mananalo. So if you do not sue them in Taiwan, you will not know whether they will be in prison or not. Pero ang problema, nauwi na sa Pilipinas, so wala na, taguan na yun.
Ah, well, ganito yan. Kung if Taiwan, if may kaso kayo sa Taiwan at bumalik ng Taiwan yan, madadagpot siya. Oh, okay. At Kasi least may may warrant of arrest pag-asa. sigurado siya eh, na-open Opo, eh. opo. Basta bumalik sa Taiwan yan, may warrant of arrest siya, dadagpotin siya pag nalaman na nandiyan siya sa Taiwan ulit. Ay, nako, pero imposible nang babalik dito, sir, sa milyon-milyon na naloko. O kaya nga, nasa nauwi na niya eh, Oh. umubra na siya eh. Ang problema, baka kamag-anak naman niya papuntahin niya dyan, subukan uli yung bagong skin kahit ibang tao. Perfect na nila yung sitwasyon eh. Maraming salamat po sa pagbibigay ng liwanag sa mga ganitong mga scam na Walang problema. sakit sa Alam niyo ulo. kayo nasa Taiwan, dapat mas matalino kayo sa nasa Pilipinas. Naka-abroad kayo eh. Na you were able to hurdle the difficulties of going abroad. Ibig sabihin, you're supposed to be smarter than the rest of us here back in the Philippines. So huwag kayong magpaloko ng ganun, huwag kayong pumayag, di ba? Be wiser when you're dealing with your own money. Eh, kasi may mga magaling nga talaga magsalita, sir. At yung mga promise-promise na yun, too good to be true. Yung sinabi mo kanina, naniniwala naman sila. Ganito yan eh. Kung magbibili ako ng item sa divisoria, bago ko ilabas ang pera ko, talagang ini-inspect ko yung item, di ba? Opo. Oh, magkano lang yung item na yun? Siguro wala pang 100 pesos. Pero kung busisiin ko yung item, para akong milyon yung binibili ko. Kayo, milyon na nga hawak nyo literally, hindi nyo pa binusisiin pa nagbibigay nyo ng pera. No. Basta like I said, para namang loto yan, kung hindi kayo tataya, hindi ka mananalo. So basically, if you really lost a lot of money, you should sue in Taiwan. Okay, anyway, kayo dyan sa Taiwan, you have our best. Ganito. We hope you guys are doing well. Alam, naloloko sa inyo, but the thing is, bayani pa rin kayo sa amin. You're still our heroes, lalo na sa mga kamag-anak nyo, pinapadala nyo at sinusuport sa Pilipinas. Just work hard. Pagdating nyo sa Pilipinas, enjoy. Enjoy ninyo yung pinaghirapan ninyo. Yun lang. And God bless to all of you. Stay safe. Ay, salamat, Sir Darwin. Maraming salamat po. And Sige, Shinyan ko welcome la. anytime. Shinyan ko la, sir. Happy New Year dito. Chinese New Year na po. Oh, kung hey. Yeah, kung hey, Happy New pasok. Year. Bye-bye, sir. Bye-bye. Bye.